Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mayroong ubasan ang aking sinta sa libis ng bundok na lupa'y mataba, kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato, mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay nagsipagbunga, ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ang labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. At ang bayan ng Huda ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang paiiralin ito'y katwiran, ngunit panay pangaapi ang kanilang ginawa. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga, sabi ni Jesus. May isang tao nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaalagaan sa mga katiwala at siya nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauan upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang mga tauan, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauan, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga katiwala sa mga ito. Sa kauli-ulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga katiwala ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan,
Ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga masasamang iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na nagbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesucristo.